Bill, hingi sana ako ng advice. Meron kasi bata na lagi naglalaro dito sa computer shop namin araw-araw. Kaso sobrang baon ng kilikili. Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Ano na sa TikTok ko yun. Oh yeah, what's up? Kamusta mga ka-reveal? John Oslo here. Ang may pinakamalakas na press sa buong kalawakan. At yun na nga mga ka-reveal. Meron kasing problema si ka-reveal. Meron siyang player na mga ka-reveal. Customer na mabaho daw yung underarms ko kilikili. Nawa naman siyang palisin kasi nga suki niya, no? Pero nagireklamo daw yung ibang customer niya o players. Okay. So, anong dapat daw gawin ni Caribbean? Okay, yan ang pag-uusapan natin, no, mga Caribbean. At magbabasa pa ako ng ibang sa Caribbean question pag may time pa. Okay, gawin natin yan agad-agad. Let's go! At yun ang ano, mga Caribbean. Caribbean GFX Resource. Caribbean, hingi sana ako ng advice. Meron kasi bata na lagi naglalaro dito sa computer shop namin araw-araw. Kaso sobrang baon ng kilikili. Nawa naman ako palisin saka lagi naglalaro sa amin. Yun nga lang, nagreklamo na yung ibang customer kasi sobrang baho talaga ng kilikili. No, kaya pwede ko gawin. Okay. Nagkaroon na ako ng experience niya, no, Arby. May ganyan din akong naglalaro na bata. No? Hindi bata, high school na yun. Sa siya naman, hindi kilikili siya mismo eh. Kasi hindi siya nagpapalit ng damit. Kaya yung mga ibang customer ko din doon sa labas ng computer shop, kinasabi sa akin, Kuya, si ano, baho, abi. Huwag palaruin dito, abi. Masakit sa ilog. Ngayon, ginawa ko doon, Caribbean, siyempre, na ano akong sabihan, na baho mo, gano'n. Baka ma-open eh. Tapos, naawa rin akong hindi palaruin o paalisin. Kasi naglalaro nga rin araw-araw. Parang sa'yo, Caribbean. Okay. So, ang ginawa ko, wala akong ginawa eh. Alam mo, ginawa ko, Caribbean. Mismo mga kasabay niya na naglalaro, nagsabi sa kanya. Sabi, uy, maligo ka naman. Palit ka ng damit mo. ngayon, inano ko siya, yung sinabi ako na maayos. Sabi ko, ano, ligo ka muna bago ka maglaro. Bakit kuya? Ganun. Hindi, yun ang ano ko, patakalan ko dito sa lahat na naglalaro. Maligo muna bago maglaro. Ganun. So, sumunod siya. No, Caribbean. Sabi niya, oh, ganun ba kuya? Oh, sabi ko, lahat, hindi lang ikaw ha. Lahat, para sa lahat yan. Pagka hindi naligo, hindi ko papalaruin. Ah, ganun kuya. Gumanon. Oo. Sabi ko, hindi lang sa iyan. Para sa lahat yan. Yan, gumanon ako. Kinabukasan, pagdating niya, basa yung buhok niya, iba na damit. O, di ba? Nagkakaamoy siya dahil yung damit niya, di niya pinapalitan. Ewan ko kung bakit. So, na-solve yung problema ko kasi nagpalit siya ng damit tapos na bago siya pumunta, naligo siya. Okay. Kay Caribbean, medyo mahirap yung sitwasyon niya, no? Baho daw ng kilikili. May putok, kumbaga, no? Ngayon, nag-reply na ako sa kanya sa comment section. Sabi ko, kausapin niya yung bata, no? Na maligo, no? So, ganun din gawin mo, no, Caribbean, na mag-post ka dyan sa shop mo. Bawal ang hindi pa naliligo bago maglaro. Para makita niya na lahat, para sa lahat. Kunwari, pero sa kanya mo talaga pinaparating yun, no? Okay, may ginawa pa si Caribbean, eh, no? Nag-comment ulit siya, eh. Okay, punta tayo sa PC, let's go. Okay, tapos sabi ni Caribbean, nag-reply ako sa kanya, nakausapin niya ng maayos, no, na ito yung reply niya. Salamat ka, Bill. Nung isang araw kasi, inipit niya pa yung kilikili doon sa sandalan ng gaming chair. Synthetic leather yun. Tapos, yung sumunod na gumamit ng upuan, nagreklamo sa akin kasi amoy baktol daw yung batok niya. Tapos, sumandal siya doon sa upuan. Nakita na lang namin sa CCTV kaya medyo uminit din ulo ko. Salamat ka, Bill, and more power. Okay. Tapos, may comment pa siya. Isa pa.
Kinausap ko na maayos yung bata. Ang problema kasi wala siguro talaga siya pambili ng tawas. Kasi pinanggi-games na lang. Binigyan ko na lang na tawas para gamitin niya. Sobrang baho kasi talaga ng kiligili nung bata Caribbean. Yung bata kinausap ni Caribbean, yun ang maganda, no? Pinausap niya na maayos. Tama yun, Caribbean. Kung sabi mo maayos, sabi mo rekta, gumamit ka ng tawas kasi nga may amoy yung ano mo. Di ba? Oh. At least, siya rin alam niya yun, eh. Sigurado, you know? So, sinabi ng bata, walang pambili ng tawas. Kasi imbis na pambili ng tawas, pinanglalaro niya kay Caribbean. So, ginawa naman ni Caribbean, siya nalang bumili ng tawas para sa bata. Maganda rin yun, no? So, okay lang yun kasi magkano lang naman yung tawas, eh. Tapos, magkano yung nilalaro niya. So, okay pa rin kasi kaysa mawala yung bata na yun, di ba, maglaro sa iba, malaking mawala kay Caribbean kasi araw-araw naglalaro, eh, sorry niya, eh, no? So, binigyan niya ng tawas, yung tawas naman, magkano lang, di ba? Tapos, ilang araw na rin pwede gamitin. Hindi ko lang sure kasi hindi ako nagtatawas, eh. Okay, tapos, yung mga customer, hindi na maapektuhan pagka naglagay na ng tawas yung bata. Ayan. Okay, basta mahalaga ka, Caribbean, kausapin mo lang ng maayos. Yung bata naman, mukhang mabait naman, you know? Siguro yung paglagay niya ng kilikili dun sa, ano, puan, hindi niya rin siguro, ano yun, parang sadya. Siguro, nangawit. You know? Pero kusapin mo ng maayos na yung ano mo, kung sandal dyan. Kasi baka kumalat yung, di ba, yung ano niya. Yun. Tapos magtawa siya para pang naglaro sa inyo, hindi maapektuhan yung ibang galaro. Okay. At ito pa yung naging solution ko pala, no, nung meron din kaming manlalaro na ganyan na bata. Hindi na bata yun, high school na yun, eh. Pinapesto ko siya sa dulo. Okay, sa dulo, tapos may bintana para dun lang yung amoy. Okay. Pesto mo siya sa ano, sa may dulo. Tapos parang maglagay ka ng clip pan, may clip pan na yung hangin palabas. Para amoy niya hindi napupunta sa ibang players, di ba? Ganon. Okay, pero maganda yung ginawa mo, Caribbean. Kinausap yung bata, tapos ikaw na lang bumili ng tawas para sa kanya kasi nga hindi niya kaya bumili kasi nga kaya niya bumili kaso yung pambili niya dapat ng tawas, pinanggi-games niya. So ikaw na lang bumili para malagyan niya yung ano niya, tapos yung ibang customer din na maapektuhan. Okay na rin yung ginawa mo, basta kausapin mo ng maayos. Tapos, ang mahalaga, paliguin mo. No? Paliguin mo kasi, pag hindi naligo yan, mas lalong, ano, aamoy. Sabihin mo, bago ka pumunta dito, maligo ka. Kasi nga may, ano kayo, may problema ka dito sa kiligili. Sabihin mo lang, in a maayos, in a nice way. No? Tsaka alam niya din naman yun, eh, na meron siyang, ano, kakailangan niya maligo bago sa inyo para yung iba naman di maapektuhan. Diba? Tapos maglagay siya ng tawas, di ba, para hindi magreklamo yung ibang customer. Okay? Pero pesto mo nga rin sa may dulo para doon na rin yung amoy na lang. No? Pero nagkaroon ako ng ganyan, eh, no? Talagang hindi ko alam kung ano rin gagawin ko. Yung problema din ako. Kaya siguro napektuhan din ako niyan kasi naglalaro yung ano, yung may ganyan na may amoy. Hindi lang isa, eh. Kasi meron ding kalakal na naglalaro. Hindi siya nililigo. So pagka naglaro yun, yung ibang customer. Buti sa akin kasi, mga Caribbean, may labas na kopita siya kami. Tsaka dito loob. So yung may amoy, doon ko pinapalabas sa labas. Tapos yung ibang naglalaro, iwas doon, dito lalaro. Kaya medyo nakakaano ko ng solusyon, no? Sa'yo, kung isa lang yung shop mo, papestoy mo na lang nga dun sa may dulo, tapos lagyan mo ng clip pan, yung electric pan na maliit, na bubugay yung hangin,
palabas. Parang amoy niya, gano'n na lang. Okay? Gano'n. Tapos, palagyan mo na tawas at paliguin mo bago maglaro sa'yo. Okay? Yan. Okay, yun muna aking sasagutin ng mga Karbil. Medyo mahirap kasi yung ano ni Karbil, yung sitwasyon niya, no? Yung bata kasi naglaro sa niya, may mabaho din yung kilikili. Okay. Mahirap eh, kasi bata, tapos suki niya, hindi niya naman pwedeng paalisin, naawa siya, no? Kasi, tapos naglaro palagi, sayang din eh, no? So, solusyon nga dyan, pinakasolusyon talaga, Karbil. Kausapin mo na maayos. Yun yung nang ginawa ng ni Karbil, no? Sabi mo maayos, sabi mo maligo siya bago pumunta. Sabi mo diretso, may amoy yung ano niya, malakas, mabaho. So, may solusyon naman dyan. Sabi mo sa kanya, may solusyon naman dyan, magtawas. So, di ba? Lalo masama yun eh, kasi sa mabaho talagang kilikili. Yun talaga nilalagay, di ba? Pagka naglagay nun, pagkakaalam ko ah, nawawala na. Okay? Kaya, ikaw, sabihin mo yon, maglagay siya, oh, di problem solved, di ba? Yung mga customer mo, hindi na maapektuhan at makapaglaro na rin yung bata na yun. Okay? Tapos, yung ginawa pa ni Karbil, yun nga, hindi raw makabili pantawas ng pambiling tawas yung bata dahil pinanggigames. Maganda yung ginawa ni Karbil, siya na lang yung bumili para sa bata. Okay pa rin yun kasi mas marami atang oras nilalaro eh, magkano lang naman tawas ka. Okay, so gano'n lang, no, mga Karbil, gagawin nyo pagka mayroong mabaho na maglalaro sa inyo, no. Kasapin nyo lang na maayos, na maligo bago maglaro. Kasi nga, mayroon siyang problema, eh, no. Dapat tanggapin niya yun. So, pag di niya sinunod, eh, kaysa mawalan ka ng maraming customer, huwag mo na lang siya palaro, eh. Kasi di siya sumusunod sa sinasabi mo, eh. Dapat ikaw masunod, mayari ka. Yun yung pinakaano doon, Karbil. Pero pag sumunod naman, o di okay, palawin mo siya ulit. Ay, palawin mo lang ng diretso, no? Naligo siya, tapos sabihin mo, bumili kang tawas para sa kanya, lagay niya. O di, lagay niya. Di okay na, di ba? Nakapaglaro yung bata ng tuluyan, araw-araw, at yung ibang customer din na napikman. Ay, basta kausapin niyo lang na maayos yung may bata na malalaro niyo na may problema o may mabaw na amoy. Okay? Lahat naman ng mabaw na amoy may ano yun, may solusyon yan. Ano? Sa kay Karbil, ang solusyon dyan, maligo bago maglaro at maglagay na tawas. So yun lang naman, Karbil, muna aking sagutin ng ganit na lang. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, please share, please subscribe, click nyo ng bell button. Kameme! Ha! Raygun, para update kayo pang may bago vlog time video. Kasi mga Karbil, God bless you, 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 God